at kapayapaan. Isa siya sa nakapagpanalo ng laban kontra sa mga dayuhan, mga Amerikano, at iyan ang labanan sa Bayan ng Mabitak noong September 17, 1900. At isa siya sa naglingkod bilang gobernador ng mahabang panahon, 27 taon dito sa lalawigan ng Laguna. Kahit bihasa sa digmaan, si Gobernador General Juan Compamacayes ay nagpakita ng galing sa pagbubuo ng bayan sa panahon ng kapayapaan. Marami siyang naitatag ng mga gusaling pampamahalaan na mabilis ang nag-alay ng servisyo sa mga mamamayang Laguninyo at Lagunense ng lalawigan ng Laguna. Hindi rin siya nanghiming magmatigas sa harap ng mga grupong sanhi ng ligalig sa bayan. Si Gobernador General Juan Compamacayes ay tunay na huwaran ng serbisyo publiko. Isa siyang serbisyo publikong bayani at dapat na maalala sa kasaysayan. Ang mga katulad niya ang nagbibigay pag-asa sa ating kabataan upang maniwala na may tunay na bayaning naninilbihan sa pamahalaan na may puso, dangal at tapang na handang mag-alay ng buhay para sa kagalingan ng bayan. Ang alaala ni Gobernador General Juan Compamacayes ay laging gagabay sa landas na tatahakin ng buong lalawigan ng Laguna. At gusto ko pong sabihin na itong ating kapitolyo na nasa likod po ninyo ngayon ay isang gusaling may edad na 105 taon. Itong gusaling ito ay tinayo ng ating unang gobernador na si General Juan Compamacayes sa pamamagitan ng isang otorisasyon at resolusyon na binigay ng panglalawigang sanggunian ng lalawigan ng Laguna noong Enero 21, 1907 o January 21, 1907. At ito ay sa tulong ng noong treserero at board member din na si C.H. Lam Marcos Paulino. At katulong ni Gobernador General Juan Compamacayes sa pagtatayo itong ating unang kapitolyo noong Enero 21, 1907 ay ang mga Amerikano, ang mga kumpanya na W.E. Parsons, E.J. Westerhouse at ang kanilang arkitekto po at contractor ay si O.F. Campbell. Kaya salamat sa mga katulong ni General Juan Compamacayes, ang ating gobernador. Salamat sa mga arkitekto na si W.E. Parsons, District Engineer E.J. Westerhouse at Contractor O.F. Campbell ng pamahalaan ng Estados Unidos. Palakpakan po natin sila. Dahil sa isang bilang establishmentong ito na aking pinarenovate sa loob ng isang taon lamang at ngayon po, we are doing our very best to restore this old building which is 105 years old back to its old grandeur. Kaya tuloy-tuloy po ang ating pag-renovate rehabilitation sa tulong ng ating provincial architect, Architect Mansley Kinuhoko. Palakpakan naman po natin. At ang mga interiors po ay replica ng interiors ng Palasyo ng Malacañang. In fact, ang aking tanggapan po, tanggapan ng gobernador on this side, ito po ay exact replica ng opisina ng dating Pangulo Ferdinand Marcos sa Palasyo ng Malacañang. Pati na rin po ang ating conference room sa gawing kanan ay isang replica din po ng conference room na ginagamit ngayon ni Pangulong Noynoy Binignon Aquino. Kaya salamat sa lahat ng sumusuporta para may rehabilitate po natin itong 105-year-old building. Palakpakan po natin sila. Para sa informasyon din po ninyo, gusto ko lang pong sabihin, magmula nung ito'y kinonstruct ng ating mahal na gobernador at General Juan Compamacayes noong January 21, 1907, ito po'y nareconstruct naman noong February 15, 1949. Ito'y nareconstruct ng dating gobernador, Dominador Ichipeco noong February 15, 1949. Kasama ni Gobernador Dominador Ichipeco,